Tanging gusto lang ni Anna ay matulungan ng kaibigan na mapalapit sa kanya lihim na iniibig simula pa lang ng unang taon sa kolehiyo. Pero hindi niya inaasahan na mamahalin niya ang kakambal nito na si Andrew. Patuloy siyang umasa at hindi pinanghinaan ang loob na mamahalin din siya nito. Hanggang sa dumating ang araw na napagod din siya. Paano siya patuloy na magmamahal ng isang lalaking hindi siya matutunang mahalin na higit pa sa isang kaibigan? Tunghayan po natin ang kwento ni na Andrew at Anna na pinamagatang One True Love. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para wala kang mamiss sa bawat kwento na aming isi-share. Chapter 12. Anna was glad to be away from Manila and from all her responsibilities. Hindi masukat ang kaligayahan niya dahil kasama niya si Andrew patungo sa Villa del Valle. Nangyayaan siya nito mag-spend ang weekend sa Villa ay kaagad siyang pumayag. Alam niyang hindi sasama sa kanila si Carol kaya lalong nadoble ang kaligayahan niya. Masosolo niya ng dalawang araw ang kanyang iniibig. Stress na stress siya sa ospital at kailangan niya ng break. Kailangan niya ng dalawang araw na walang ibang iniisip kundi si Andrew. She also missed Lola Anisha. Dahil masyado siyang masaya at excited, hindi kagad niya napansin na may kakaiba kay Andrew. Pagdating nila sa Villa ay matagal siya nakipagkwentuhan kay Lola Anisha. Napansin lang niya ang pagkabalisa nito habang kumakain sila ng hapunan. Tahimik na tahimik ito at madalas na sinusulyapan ang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Mababaka sa pagkabalisa nito na pilit itong itinatago sa kanya buong maghapon. Nangyayaan siya nitong mag-stargazing sa hardin ay nakumpirma niyang may problema nga ito. Malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman na naman doon si Carol. Wala naman itong pinoproblema kundi ang nobyo nitong iyon. Naglatag ito ng blanket sa hardin. Kagad siyang nahiga at umitig sa mabituing langit. Bakit hindi ganito ang langit sa Maynila? Bakit hindi ganito karami ang stars? Itinaas pa niya ang kanyang mga kamay na tila maaabot niya ang mga bituin dahil pakiramdam niya ay sobrang lapit na langit sa kanila. Tinabihan siya nito. Iba talaga dito. Iba ang peacefulness at katahimikan. It feels like you're closer to God. Hinawakan nito ang kamay niya at pinaglaruan. Yeah, hindi muna niya hinayaan ang sarili na maapektuhan sa hawak nito. Tuwing magkasama sila ng ganoon, ay palagi nitong inaabot at hinahawakan ang kamay niya. Hindi niya sigurado kung anong iniisip nito habang ginagawa yon, dahil may mga pagkakataon na tila wala sa loob nito ang ginagawa. May mga pagkakataon na hindi niya mapigil ang kiligin at bigyan ng ibang kahulugan ang gesture na iyon. Pagkatapos ay maaalala niya na ito ang pinakamalambing sa triplets. Ilang beses na niya itong nakita na kasama si Gwen at madalas itong nakaakbay sa baby sister nito. Hindi niya ito madalas na nakikita ng kasama si Carol. Ngunit kumalambing na ito sa itinuturing nitong kapatid at malapit sa kaibigang babae. Ano pa kayang klase ng paglalambing ay binibigay nito kay Carol? Napabuntong hininga siya. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakamakislap na bituin. Alex, tulungan mo naman ako, friend. Gabayan mo ko. What shall I do with this love? Should I swear off unrequited love forever? Kung hindi si Andrew ang para sa akin, kausapin mo naman si Lord. Baka pwede pang gawan ng paraan. Baka naman may kailangan akong gawin para ma-inlove ang lalaking ito sa akin. Pero kung final decision na talaga na hindi kami meant to be together, di sige, basta pakibilisan na yung dating ni Mr. Wright. Pwede mo sigurong ipakausap yon. Malakas ka naman siguro dyan. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pakikipag-usap sa bituin. Kung hindi lang niya katabi si Andrew,
ay malamang na hindi lang sa isip niya kinausap ang kanyang kaibigan. She still missed her. She missed talking to her about everything. Out with it, sabi niya kay Andrew. Nasasaktan siya tuwing naririnig niya ang mga kwento nito tungkol kay Carol. Ngunit gusto pa rin niyang marinig ang lahat na nangyayari sa buhay nito. Nais pa rin niyang malaman ang mga nangyayari sa relasyon ng mga ito. Nasasaktan siya tuwing nagkukwento ito ng mga masasayang pangyayari. Ngunit mas pinapahalagahan na lang niya ang kaligayahan nito. Kahit na hindi niya alam ang dahilan ng kaligayahang iyon. Okay lang basta masaya ito. Kung problema naman ang inihinga nito sa kanya, ay hindi rin niya magawang maging masaya dahil alam niyang nahihirapan ito. Naiinis siya kay Carol at kahit na ilang beses na sumukan ni Andrew na paglapitin silang dalawa ay hindi na talaga siya nagkaroon ng amor sa dalaga. Ganoon din naman ito sa kanya. Wala siyang mabasa o maramdamang disgusto mula rito. Pakaramdam lang niya ay hindi siya mahalagang nilalang kung tratuhin siya nito minsan. Hindi na rin lang niya ito masyadong pinapansin. Kapag nakikita sila, isinisikap niya maging friendly hanggang sa makakaya niya. Ngunit hanggang doon na lang yun. Ipinatong niya ang kamay niya sa dibdib nito. Pinigilan niya ang urge na hapulusin ang malapad nitong dibdib. Ayokong isipin mo na dinala lang kita rito para hingahan ang problema, Anna. Hindi mo na kailangan marinig ang mga reklamo ko sa buhay. You've already stressed as it is. I want you to relax and have fun. Ang dami mong arte. Sabihin mo na makikinig ako at magko-comment. Mababother din naman ako sa pagiging balisa mo. Hindi ko rin may enjoy ang napakaikling bakasyon na ito kung alam mo hindi ka nag-enjoy. It's Carol. Gusto sana niya sabihin na may iba pa ba? Oh, ano naman ang problema niyong dalawa? Kala ko ba okay na kayo? Matagal na nakalpa sa depresyon si Carol. Aktibo na naman ito sa pagiging modelo. As usual, ever supportive si Andrew sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa nobya nito. Masyado siya nagiging okay, Anna. May nag-offer sa kanya ng trabaho sa Europe. She wanted to grab the opportunity badly. Ayaw ko lang siyang payagang umalis. Bakit? Ayaw ko na siyang mapalayo sa akin. Nag-aalala ako na baka kung ano naman ang mangyari sa kanya kapag lumayo siya. Baka mapahamak na naman siya. Matagal bago siya nakarecover sa nangyari sa kanya sa New York. Alam mo naman kung gaano siya na-depressed. Paano kung mapahamak na naman siya? Paano kung magtiwala na naman siya sa mga maling tao? Inalis niya ang kamay niya sa dibdib nito. Hindi niya alam kung matutuwa siya o ano sa pag-alis ni Carol. Naiintindihan niya ang punto ni Andrew. Understandable na magiging overprotective ito sa nobya nito. Pagkatapos na nangyari sa New York, hindi pa gusto mong maging masaya siya? Hindi ba sinusuportahan mo siya sa lahat ng ginagawa niya? Alam mo kung gaano ka-importante sa kanya ang katuparan ng mga pangarap niya. Alam mong buhay na niya ang pagmumodelo. Kapag hindi mo siya pinayagan, sa palagay mo hindi siya malulungkot. Sa palagay mo matutuwa siya sa paninikan mo. Gusto mo bang matakot din siya na sumubok? Gusto mo magpatalo na lang siya sa takot? Dahil lang sa isang pangat na pangyayari, lilimitahan mo ang mga kaya niyang gawin. Paano ang growth niya? Paano niya tuluyang ibabangon ang sarili niya? Gusto mo ba na palagi na lang siyang natatakot? Hindi ito umimik. Tila pinag-iisipan nito ang mga sinabi niya. Ayaw niyang mainis sa sarili, kaya hindi na rin niya gaanong iniisip ang mga sumunod na lumabas sa bibig niya. Ang gusto mo ba yung nakadepende siya sa iyo palagi? Yung tipo na hindi na siya makakilos o makapagdesisyon kung wala ka. Alam ko may Superman complex minsan kayo mga lalaki. You feel good when you save themselves in distress. Gusto niyo yata pero minakasandal na lang ang babae sa inyo. Sa inyo dapat umiikot ang mundo nila dahil sa pagliligtas na iyon. Gusto mo bang mawalan siya ng identity? Marahas itong napabuntong hininga. Hindi ganoon ang mga bagay na gusto ko, Anna. Gusto ko maging masaya siya sa buhay niya. Gusto ko magawa niya ang mga bagay na gusto niya. Mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Dahil sa totoo lang, hirap na hirap ako noong mga panahong dinepende niya ang buong buhay niya sa akin. Noong panahong depressed siya. Nahihirapan ako makita siya sa ganoong kalagayan. Masaya naman ako sa ngayon sa managing pagbabago sa kanya. Masaya ako makita na bumalik ang dating kinang ng mga mata niya. Na bumalik ang dating sigla niya.
Masaya ako na masaya siya. Hindi ko lang maiwasang mag-alala ng husto. Hindi ko maiwasang matakot. Paano kung mawala na naman siya sa akin? So yun ba ang talagang kinatatakot mo? Iyong mas pahalagahan na naman niya ang pangarap niya kaysa sayo? Do you have to break up again? Parang noon lang ba na ayaw niya ng anumang distraction? Hindi na naman daw ubra ang long distance relationship? Humiling ito. Ang sabi niya, we'll make it work this time. Hindi kami maghihiwalay. Sisikapin namin magkita hanggang sa kaya namin. Madalas kami mag-uusap sa telepono at chat. Ibibigay niya ang gusto kong mangyari noon. You'll get used to the idea, manayad na sabi niya. Hindi sinasabi kung payagan mo na siyang umalis. Pag-usapan niyong maigi. Planuhin niyo. Hindi naman may tuturing na problema yan kung tutuusin. Love knows no distance. Love can withstand everything. Muli nitong inabot ang kanyang kamay. You really know how to make me feel good. Alam na alam mo kung ano ang dapat sabihin. Pilit niya pinagaan ang kanyang tinig. Wala naman ako sinabing kakaiba. Hindi naman inspirational o heartwarming. Parang wala naman akong advice na ibinigay. Parang nakitsika nga lang ako. Basta ibang epekto sa akin kapag ikaw ang kausap ko eh. You always manage to make me feel good inside. If I have to talk to anybody, I want to talk to you. What about Albert or Lola Anisha? Hindi niya sigurado kung dapat siyang ma-flutter sa nalaman niya. Ganoon na lang ba ang role niya sa buhay nito? Forever best friend? Pakaramdam na Albert siya ng pinakamalas at pinakamiserableng nilalang sa mundo. Maliit na problema ang anumang dinanas ko kumpara sa kanya. Minsan, nakakawalang ganang kausap yun. Ang laki na ipinagbago niya mula nang mamatay si Alex. Naging bitter at cynical na siya. Si Lola naman palagi iniiba ang usapan kapag nababanggit ko si Carol. Kapag nagkukwento ako sa kanya, matipid ang mga salita niya. Hindi lang madalas na nakikita ng Lola mo si Carol kaya ganoon. Hindi lang sila magkakilala ng husto. Baka naman kasi ayaw mo dahil dito si Carol. Busy kasi siya. Alam niya na hindi talaga ma-enjoy ni Carol ang Villa del Valle. May mga tao talaga na mahilig sa modernong kapaligiran at boring ang tingin sa malaparaisong lugar na iyon. It was Carol's loss. I wish you all the happiness in the world, Andrew. She sincerely said. She meant it in every sense of the word. Hinaganito ang kamay niya. Ako rin sa'yo, Anna. Ikaw ang ultimate happiness ko, Andrew. Sana isang araw ako na magiging source ng kaligayahan mo. Hinayaan ni Andrew si Carol na umalis ng bansa. Dinamaya ni Anna si Andrew dahil labis pa rin itong nalulungkot. Kahit na inihanda na nito ang sarili. She tried to cheer him up. Alam niya na hindi tamang maging masaya siya sa pag-alis ni Carol. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Mas madalas na silang magkasama ngayon ni Andrew. Mas napalapit sila sa isa't isa. Dinamayan din siya nito sa lahat ng hirap at matinding pressure na naranasan niya sa internship program. Inaliw siya nito sa lahat ng paraang alam nito. May mga pagkakataon pa na iniahatid at sinusundo siya nito sa ospital. Pinapadala siya nito ng paborito niyang pagkain sa ospital o sa bahay Manila. Kapag stress na stress siya, inilalabas siya nito at tinadala sa kung saan saan. Kapag napagod na siya, paulit-ulit niyang pinabasa ang mga joke na araw-araw nitong pinapadala sa kanya. He always encouraged her. After surviving the one-year internship program, she immediately began preparing for the medical board exam. Si Albert ang kasakasama niya sa review at group studies, ngunit si Andrew ang nagsisilbing tagaalis ng stress niya. May ilang pagkakataon din na tinutulungan siya nito sa pag-review. Hindi nito napapagod sa pag-encourage sa kanya. Pinapalit nito ang takot at pag-alala ang nararamdaman niya. Kaya naman lalo itong napamahal sa kanya. He was still with Carol. He was still in love with her. Wala siyang dapat na ikagilty dahil naniniwala siyang malinis at walang bahid ang pag-ibig na nararamdaman niya. Hindi siya gumagawa ng anumang kasisiran na relasyon ng dalawa. Kahit na may mga pagkakataon na gagalit na siya kay Carol dahil tila hindi nito masyadong pinapahalagahan si Andrew mula na sumikat itong modelo sa Europa. Hindi siya nagsasalita ng anumang masama tungkol dito.
Madalas pa nga niya itong ipagtanggol kay Andrew. Tahimik siya naghihintay sa isang tabi. Kung tutuusin, maaari niya samantalhin ang closest nilang dalawa at milya-milyang distansya na nakapagitan sa magnobyo. Ngunit hindi niya magawa. Ayaw niyang maakusahan ng magnanakaw o mga agaw. Ayaw niyang maging dahilan siya ng pagkasira ng relasyon ng dalawa. Ayaw niyang mabahira ng kahit anumang pag-ibig na nararamdaman niya. Na lumabas ang resulta ng medical board ay wala sa bansa si Andrew. Nagtungo ito sa Italy upang makasama si Carol at nangakong babalik bago lumabas ang resulta, ngunit napasarap yata ang bakasyon nito. Na makita niya ang kanyang pangalan sa mga nakapasa ay kagad niya itong tinawagan upang sabihin ang napakagandang balita. Nadismaya siya nang hindi nito ito sagutin. Hindi siya nagdamdam. Baka abala lang ito o natutulog. Mamaya na lang uli niya ito tatawagan. Nagmamadali na pinuntahan niya ang puntod ni Alex. Nadatnan niya roon si Albert. Yun ang unang pagkakataon na binisita nito ang puntod ni Alex. Niyakap niya ito. We both made it. Masaya ang bulalas niya. Napangiti ito ng malungkot. I wish he was here with us. Sana kasama natin siya ngayon. Sana tatlo tayo nagsiselebrate. Huwag ka na nga malungkot ng ganyan, Albert. Ayaw ni Alex na malungkot tayong dalawa ngayong araw na ito. Gusto niyang maging masaya tayong dalawa. Mag-celebrate. Kasama naman natin siya sa tagumpay natin, Albert. Hindi man natin siya nakikita. Alam kong palagi lang siya nasa tabi natin. Niyakap siya nito. Tama ka. Hindi lang pangarap natin ang natupad, pati na rin sa kanya. Do you have any plans for tonight? Mag-dinner naman tayo. Sali kami sa celebration niyo. Maghahanda ng espesyal na hapunan ang kanyang ina ngayong gabi at wala namang kaso kung isasama niya ang mga ito sa selebrasyon. Iimbitahan din niya ibang malalapit nilang kaibigan kung hindi lang magselebra din ang karamihan sa mga ito. Sinabi niya ang oras ng hapunan sa bahay nila. Natawa ng malakas si Anna nang makita ang mukha ng kanyang ina nang makaharap nito si Keith. Her mother was completely in awe. Her jaw dropped. Nalalaki ang mga mata nito nakatingin kay Keith na may daladalang malalaking pumpo ng bulaklak. Kasama nito si Charlene na kasamang kanyang ama at tila nakakasundo ng mga ito. Mami, ang laway mo, pabirong sabi niya sa kanyang ina. Wala talagang pinipili alindong ni Dr. Darlington, mapabata o mapamatanda. Itinikom ng kanyang ina ang bibig nito. I'm sorry, hindi ko talaga maiwasang humanga sa iyo, Doc. Daeg na daeg mo pa ang kagapuhan ng mga artista sa TV. Paano nagkaroon ng kaibigan na tulad mo ang anak ko? Maliligaw po talaga ako, hindi lang basta kaibigan. Her mother snorted. Maghanap ka nalang na ibang bibiruin, Doc. Kung yung mga medyo pogi nga lang na lalaki ay hindi naligaw sa anak ko, ikaw pa kaya na Diyos ng kagwapuhan? Natawa ng malakas ang gwapong binata. Mga tanga po silang lahat, Mami. Bagay naman po sila, ah, ni Charlene. They are perfect together. Humalukip-kip ang kanyang ina. Pinagmasa nito ng maigi si Keith Darlington. Hindi naman nahiya ang doktor at ngumiti pa ito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Doc? Mag-iingat ka at baka hindi ka na makauwing binata. Baka pikutin ka namin mag-ina. Muli siyang natawa. Nagbibiro lang po siya, Mami. Huwag niyo po seryosohin at ganyan talaga yan. Ah, parang si Andrew din, anang kanyang ama. Kumain na lang po tayo, pagyayaya niya. Ayaw niyang mamiss si Andrew dahil hindi pa rin ito tumatawag sa kanya. Ayaw niyang makadama ng kahit na anong negatibo sa araw na iyon. Wala siyang ibang dapat na madama kundi kaligayahan.